Malapit na bang magunaw ang mundo? Kapag pinag-uusapan ng pagkagunaw ng mundo, ano ang iyong nararamdaman? Ikaw ba ay natatakot? Ikaw ba ay excited? O hindi mo malaman kung ano ang iyong mararamdaman? Tunay nga po na mula sa banal na kasulatan ay malinaw na malinaw na malapit nang dumating ang pagwawakas ng mundo. Ngunit kapag pinag-uusapan po ang pagkagunaw ng mundo mula sa scripture o banal na kasulatan ay marami pong bahagi ang pagkagunaw po ng mundo bago tuluyan itong sirain ng Panginoon. Makikita po natin mula sa katotohanan na ito na may iba't ibang mahalagang yugto na magaganap kaugnay po bago po tuluyang sirain ng Diyos ang mundong ito sa pamamagitan ng apoy. Ano-ano po yung mga yugtong ito? Tayo po ngayon ay nasa panahon ng simbahan o ng iglesia, kaya nga po malaya na ipinapangaral ang salita ng Diyos. At kung tayo nga po inananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo at sumusunod tayo ng buong puso sa kanyang mga panuntunan, ay wala tayong dapat ikatakot sa darating na paghukom o pagkagunaw ng mundo. Ang inihintay na lang po natin ay ang tinatawag na rapture o ang pagdating ng Panginoon sa kanyang pangalawang pagdating na makikita po siya doon po sa alapaap, na sasalubungin po siya ng mga tao na nananampalataya at tunay na isinasabuhay ang kanilang pananampalataya. At yung mga iiwan po dito, gaganapin naman nila ang isa pang mahalagang bahagi bago dumating ang tuluyang pagkagunaw ng mundo. Ang tawag po dito ay Great Tribulation o ang Dakilang Kapighatian. Ang sabi po ng banal na kasulatan, maaari ngayon po ay nararanasan nyo o nararanasan ng bansang Pilipinas o maging ang buong daigdig ang mga kapighatian sa pamamagitan po ng nararanasan nating pandemic. Marami po ang namatayan, marami po ang mga may sakit, at tunay na isa itong uri ng pighati na pwede maranasan ng mga tao. Pati po yung mga bagyong dumarating, yung mga lindol sa iba't ibang mga dako ay nagdadala po ng kalungkutan o matinding kalungkutan na ang tawag po ay pighati. Pero ang sabi po ng banal na kasulatan, ang darating po na pighati o dakilang kapighatian kapag katapos po nakuhanin na ng Diyos ang mga nananampalataya sa Kanya sa panahon ng rapture ay mga kapighatiang hindi pa nararanasan ng mundo o ng tao kailanman. So sa madali pong salita, ang kapighatiang ito ay tunay na matindi, tunay na nakakatakot, at tunay na huwag na po sana maranasan ng bawat isa sa inyo na nakikinig sa akin sa pamamagitan ng video ito. Ang tawag po dito ay the Great Tribulation. At ang sabi po ng mga manunulat na maraming mga propeta sa lumang tipan, at pati na po si Juan na makita niya na dinala siya ng Diyos doon po sa Patmos, ipinakita ng Diyos sa kanya mga bagay na darating. At ang dakilang kapighatian ito ay magaganap sa loob ng 7 taon. Pagkatapos po ng rapture, 7 taon po yun na dakilang kapighatian. So yung 3.5 years po, ang tawag po dito ay kapighatian. Bagamat matindi na pong kapighatian ito, may darating pa pong matinding kapighatian pagkatapos po ng 3.25 taon. At ang isa pong sinasabi ng banal na kasulatan para matuluyan natin maunawaan ng dakilang kapighatian ito ay maitutulad ito sa isang babaeng manganganak na kapag siya na po ay manganganak ay patindi ng patindi ang kanyang nararanasan sakit. Nararanasan po niya ang lahat ng mga muscles na nagko-contract, at tunay na ang mga nerves niya ay hindi niya malaman kung ano po ang gagawin. Hindi lamang patlaman, hindi mga lips, mga kanya mga nerves, kundi pati na ang kanya mga buto ay masakit na masakit. Ganyan po ang darating na pighati, na accelerating po na darating po sa mga panahon yan. At yan po sinasabi po ni San Juan sa aklat po na Revelations o sa Apokalipsis, ay dyan na po darating na ibubuhos ng Diyos ang pitong seals na kanya pong bubuksan, at bawat seals po na ito ay magdadala po ng kahirap o matinding kapighatian sa mga tao na mararating po o madadatnan po ng dakilang kapighatian. Pagkatapos po nito ay 7 trompeta, at pagkatapos din po nito ay ang 7 bowl
o lalagyan po o naibubuhos ng Diyos sa sanlibutan na mararanasan ng mga tao na matitira po dito sa sanlibutan. Ang mga halimbawa po niyan ay mamamatay lahat po ang mga aquatic products, kaya wala po makakain ang mga tao. Kasabay na po niyan ay yung mga demonyo, pati po si Satanas ay maghahari at sasaktan po nila ang mga tao na nananampalatay sa Diyos. Kaya nga sa panahong ito ay ibubuhos ng Diyos ang kanyang puot sa mga tao na tumatanggi sa kanyang kaligtasan. Bagamat ang kanya po mga pinili na 144,000 na mga Hudyo ay maliligtas at marami pa po rin mga tao na mga hindi na makakakilala sa panahong ito. Ngunit napakahirap na po na sila ay makakilala sa panahong ito dahil ang banal na Espiritu mismo ay hindi na malayo makakakilos sa panahong ito. At hindi lang pangkatawan na sakit na mga pigati ang mararanasan ng tao, iba't ibang uri ng sakit, pati po yung mga balang at iba't iba pang mga salot ay darating, pati na yung malalakas na mga lindol at malalakas na, kaya nga ang sabi ng banal na kasulatan na mga 1/3 ng tao ay mamamatay bawat salot na darating sa kanila at matinding paghirap. Kaya nga ang sabi ng banal na kasulatan, pati na ang mga mananampalataya ay sisigaw na, Panginoon, kailan po ito matitigil? Dahil nga po sa matinding kapighatian na kanyang mararanasan. Sa panahon po ng 7 taon ay malaya po makakakilos ang tinatawag nating Antichrist, at doon ay gaganapin po niya ang lahat ng kanya magagawa upang ang lahat ng mga tao ay kanya malignan, pati na po yung mga mananampalataya na mapapanalo sa panahong ito. Kaya nga lahat ng mga mananampalataya at mga tao ay tunay na magkakaroon ng matinding kagutuman, at gagawin po ng Antichrist po ay kanya pong kukontrolin ang ekonomiya, at bago ka makabili ng mga pagkain kinakailangan ka magpatatak na nagsisimbolo na ikaw ay naniniwala sa Antichrist at hindi ka nananampalataya sa tunay na Diyos. Isa pong babala sa bawat isa sa inyo na nakikinig sa akin, kayo po na mga mananampalataya na, patuloy po tayo mangaral ng salita ng Diyos. Kayo po na nanghihina at mga nag-backslidden sa Panginoon, dapat po kayong bumalik sa Panginoon upang hindi po kayo pumasok sa tribulation or the great tribulation. At kayo po na mga hindi pa nananampalataya sa Panginoon, na naniniwala kay sa Diyos sa isip, ngunit wala kayong personal na kaugnayan sa Panginoon, ngayon na po ang panahon upang ikaw ay tumanggap sa Panginoon bilang iyong tagapagligtas at tunay na hindi ka dumaan sa dakilang kapighatian. Ang kabuuan po ng mensaheng ito ay ating pong matutunghayan sa Paraclete, sa YouTube Paraclete TV na ipipremier po sa Sabado. Nangyayahan ko po kayo at ating pong patuloy na ito ay ating mapakinggan upang makita natin ang detalye na magaganap sa dakilang kapighatian. I bless you in the mighty name of the Lord Jesus. Go, go, go. Share, subscribe, Jesus. Subscribe, share. Paraclete TV. Go, go, go.